Magandang araw pong muli sa inyo, mga katribo. Heto na po ang pagpapatuloy ng kwento nating pinamagatang Kababalaghan sa Panahon ng Mga Hapon. Kinabukasan ay sa wakas, narating na rin namin ang kabilang ibayo. Naisipan muna naming tumigil malapit sa isang maliit at sirasirang kubo. Kay haba na rin noon ng aming nalalakad. Kaya nga, kanina pa nagre-reklamo si Araceli dahil sa pagod. Pwede bang magpahinga muna tayo? Hinihingal na tanong pa sa akin ni Araceli. Saka pabagsak siyang umupo sa sahig ng kubo. Tumango naman ako agad at ibinaba ang mga gamit. Nakaramdam na rin kasi ako ng pagod sa mahabang paglalakad. Bukod pa doon ay kagagaling lang din namin sa pakikipaglaban. Mag-uumaga na rin naman. Kaya naman, napilitan na rin akong magpahinga. Pinagpagan lang namin ang sahig ng kubo. Pagkatapos ay ibinagsak ko na rin ang aking katawan at nahiga. Maya-maya lang ay magkayakap na kami ni Araceli hanggang sa nakatulog. Masakit na sa balat ang sikat ng araw noong kami ay magising. Butas-butas kasi ang bubong ng kubo. Bukod pa roon ay nag-aalburuto na rin ang aming sikmura. Maaga pa kasi noong nakaraang araw nang huli kaming may ipinasok sa aming sikmura. Naglakad pa ng napakalayo at humarap din sa isang matinding laban na umubos ng aming lakas noong nakaraang gabi. Noong medyo nag-adjust na sa liwanag ang aking mga mata, ay bumangon na rin ako at sinipat ang kapaligiran. Mukhang nasa gitna kami ng malawak na bukid na natatamnan ng tubo at mais. Sa dulo ng bahaging iyon ay may daan papasok ng kagubatan. Sa kabilang banda naman ay mayroon din kaming nakikita na mangilan-ngilang kabahayan. Nagulat na lang kami nang biglang may mga sumulpot na mga bata na naglalaro ng habulan. Balot na balot ang katawan ng mga ito maliban sa kanilang mukha. Hindi nagtagal, nagkumpulan ang mga iyon at lumapit sa kubong aming kinaroroonan. Bata, anong pangalan ng lugar na ito? Tanong ko pa sa isa sa mga batang naroon. Nandito po kayo sa sityo liwasan? Sambit naman nung isa. Pagkatapos noon ay tinutop ang bibig. Ano ka ba ang hilo? Bakit mo sinabi ang pangalan ng lugar natin? Wika pa ng kalaro nito. Kakamot-kamot naman sa ulo niya ang bata na tinawag na ang hilo. Nakalimutan ko amara eh. Sambit pa nito. Kahit kailan talaga, may kadaldalan ka. Lagot ka mamaya kay tatay. Wika pa noong batang babae. Maya-maya ay may tumawag na sa pangalan ng mga ito. Tatanungin ko pa sana kung saan makakabili ng pagkain. Ngunit mabilis na silang nagsialisan, kaya napilitan na kaming lumapit sa mga kabahayan upang doon na lang magtanong. Habang naglalakad ay napansin naming masama ang tingin ng mga tao sa amin. Meron pang ang naghahasa ng karit na animoy ipinapakita sa amin kung gaano na iyon katalim. Magandang umaga po. Pwede pong magtanong? Tatanong lang sana namin kung saan kaya kami pwedeng makabili ng makakain. Tanong ko pa sa nasalubong naming lalaki. Ngunit hindi maganda ang bungad ng mga naroon. Ang mabuti pa ay umalis na kayo sa lugar na ito. Hindi nyo alam kung anong nangyayari dito. Saad ng lalaking naghahasa ng karit sa may tabi. Pinutol nito ang isang puno ng madridi kakao
na malapit sa kanyang bahay. Agad naman naming naintindihan ang ibig sabihin ng lalaki na hindi kami welcome sa lugar nila. Kaya naman, sinabi na lang ni Arceli, "Ah, sige po, alis din kami agad kapag nakabili na kami ng pagkain. Kahit anong pagkain lang naman po sana, basta mailaman sa sikmura." Sabay hakbang na namin patungo sa unahan. Hindi pa man kami nakakalayo ay may naririnig kaming sigaw ng isang babae. "Parang awa nyo na! Huwag po! Masama po ang pakiramdam ko!" Anang babae na hatak-hatak ng mga sundalong hapon, kasama pa ang anim na kababaihan. Ang ama naman ng babae ay agad bumunot ng itak. Ngunit lalapit pa lang sana iyon sa mga sundalo ay pinagbabaril na ito. Napaluhod na lang ang matanda bago tuluyang bumagsak sa lupa. Hindi pa nga nakontento ang mga sakang na iyon at pinutol pa ang ulo ng lalaki at pinaglaruan habang pilit inaagaw ng anak. Tila muling nabuhay ang galit ko sa mga sundalong iyon noong makita ko ang ganong eksena. Pero noong maalala ko ang nangyari noon kay Aling Caridad na tinulungan namin, pero sa bandang huli ay naging dahilan pa upang mapahamak ang lahat ng aming mga mahal sa buhay. Kaya mas pinili na lang namin ni Arceli na kumalma. Bukod pa roon ay hindi rin naman maganda ang pakikitungo sa amin ng mga taga-baryo. Kaya ano naman ang lehitimong dahilan para dumamay pa kami sa kinakaharap nilang problema? Nagdire-diretso na lang kami sa paglalakad nang may biglang kumapit sa laylayan ng aking damit. Noong aking matignan ay iyon ang batang si Angelo. "Kuya! Kuya! Parang awa mo na! Tulungan mo ang ate ko! Pinatay nila ang aking ama!" Umiiyak na pagsusumamo pa ng bata. Tila nadurog naman ang puso namin pareho ni Arceli dahil sa pagmamakaawa ng bata. Isa lahat yata ng tao roon ay iyong batang si Angelo lang ang kumausap ng maayos at nagpakita ng kabutihan sa amin. Kaya napakabigat sa puso namin na biguin ang paslit sa kanyang paghingi ng tulong. Nagkatinginan kami ni Arceli at mukhang pareho kaming nagkasundo na tulungan ang atin noong bata. Kaya mabilis kong sinundan ang mga sundalong sakang. Agad akong bumunot ng baril at pinaputukan sa kamay ang sundalo na may hawak ng ulo ng matanda. Agad naman iyong nabitawan ng hapon. Naalarma naman ang mga kasama noon. Ngunit bago pa maitutok ng mga iyon ang hawak nilang baril, ay napana na sila ni Arceli. Ang isa ay tinamaan sa leeg, ang isa naman ay sa dibdib at agad na pahandusay. Re-respondi pa sana ang apat nitong kasamahan, ngunit mabilis ko nang nilusob para hindi na maitutok pa ang kanilang mga baril. Itinarak ko agad ang itak sa tiyan ng isang sundalo na una kong nilapitan, habang ang kasamahan nito na nagtangkang bumaril ay agad kong binato ng balaraw sa dibdib. Ang isa namang sundalo ay agad na rin ginilitan ng leeg ni Arceli. At ang panghuli ay kinarit noong lalaking kaninang nakatingin sa amin na naghahasa. Bulagta ang mga hapon na iyon sa lupa at kumalat ang sarili nilang mga dugo. May isa pang natira sa mga sundalo, iyong binaril ko lang sa kamay na may hawak na ulo. Agad dinampot ng sundalong iyon ang kanyang rifle, ngunit hindi niya naman iyon mahawakan ng maayos dahil may sugat iyon sa kamay. Isa pa ay pinalibutan na ito ng mga taga-baryong galit na galit. Nang makita ng sundalong hapon na wala na siyang takas
sa mga tao doon, ay napangisi na lang iyon at agad sinaksak ang sarili. Iyon ang makalumang paraan ng mga Hapones kapag nabibigo o kaya nasusukul sa laban na tinatawag nilang harakiri o pagpapakamatay. Mas gugustuhin kasi nila na mamatay sa sariling kamay kaysa kamay ng mga kalaban. Masayang masaya ang mga taga-sityo dahil hindi natuloy ang pagtangay ng kanilang mga kababaihan. Labis-labis ang pasasalamat at paghingi ng paumanhin ng mga tao sa amin dahil sa hindi magandang ipinakita nila noong una nila kaming nakita. Nangako naman ang mga iyon na babawi. Ikinuwento na rin ng mga ito ang ginagawang pagmamalupit ng mga Hapones sa kanilang mga kababaihan. Kapag nakakakuha raw ang mga ito ng dalaga, ay agad dinadala sa kanilang mga kampo. Ipinapasok iyon sa isang madilim na silid. Tapos meron ang pumapasok na sundalo, isa-isa, hanggang sa 20 sundalo ang naghahalinhin ng magparaos sa kanilang mga kababaihan, hanggang sa hindi na nga makagulapay ang mga iyon sa pagod. Nakakaranas din sila ng mga pisikal na pagpapahirap at iba pang paglabag sa kanilang karapatang pantao. Sila nga ang tinatawag na comfort women. Marami rin sa mga kababaihan sa kanilang baryo ang nagkaroon ng sakit sa sapilitang pakikipagtalik ng mga ito. Ang iba ay nabuntis ng maaga, ang iba naman ay nabaliw at ang masaklap pa doon dahil merong mga nagpakamatay dahil sa kalupitan at kahihiyang kanilang natamo. Noong mailibing na ang mga sundalo at maitago ang mga sasakyan ng mga ito, ay binigyan kami ng mga tagaroon ng isang kubo na aming matutuluyan na naging pansamantala naming bahay at maaari daw kaming manatili doon hanggat sa gusto namin. Binigyan rin nila kami ng pagkain at mga kagamitan. Pwede kayong manatili mag-asawa sa lugar namin hanggat sa gusto nyo, sambit pa sa amin ang kapitan. Hindi na rin namin tinutulan pa ang sinabing iyon kasi ano pa nga ba kami ni Arceli? E mukhang habang buhay na rin naman namin na makakasama ang bawat isa. Ipinagtapat din ng mga taga-baryo sa amin ang tungkol sa epidemyang lumalaganap sa kanilang lugar. Ayon pa sa mga taga-baryo, gawa raw iyon ng mga malulupit na mangkukulam na naninirahan sa kagubatang malapit sa sityo nila. Magkapatid raw ang mangkukulam na iyon at sa pagkakaalam nila ay matatanda na ang dalawa pero hindi ito namamatay o walang kayang makapatay dahil protektado daw ang mga iyon ng kanilang itim na karunungan. Nagpapalit daw ang mga iyon ng anyo bilang magagandang babae at namimigay ng mga prutas sa mga batang tagaroon. Pero ang kapalit naman ay ang bigla ang pagkakaroon ng matinding sugat at karamdaman na hindi na gumagaling. Hindi rin naman nila malapitan ang magkapatid na mangkukulam dahil sa takot na mabiktima sila ng mga iyon. Marami na raw kasi ang mga nagtangka pero wala nang nakabalik pa sa kani-kanilang mga pamilya. Pinag-isipan ko ng maigi kung papaano namin matutulungan ang sityo liwasan. Mukha kasing doon na talaga kami magtatagal, kaya kailangan may maiambag kami para pangalagaan ang sityo pati na ang mga tao. Maging sa mga dayuhan man o doon sa sinasabi nilang mangkukulam. Halos 6 na buwan na kami na naroon sa sityong iyon. Nang isang umaga, nagising na lang kami sa narinig naming mga nanay na nag-iiyakan.
kaya agad kaming napabangon at sumilip sa labas. Nakita namin si Kapitan na parang nililibot ang pamayanan. Kapitan, anong nangyayari? Tanong ko pa dito. May pag-aalala naman sa mukha niya noong lumapit sa akin. Baltasar, mukhang umatake na naman ang magkapatid na mangkukulam. Ha? Paano niyo po nasabi? Tanong ko pa doon. Kasi noong magising, ang karamihan ay meron ng mga prutas sa kanilang pintuan. Ang mga tahanan naman na mga bata ang unang lumabas ay kumain agad ng prutas. Kaya lahat ng nakakain ay merong malubhang karamdaman ngayon. At nagsisimula na ang pagsusugat ng balat sa buong katawan. Bakit po iyon ginagawa ng mga mangkukulam na sinasabi nyo? Dagdag ko pang tanong. Kasi iyon daw ang paraan nila ng pag-aalay sa kadiliman na nagbibigay sa kanila ng kapangyarihan at mahabang buhay. Hindi magtatagal, lahat ng mga bata ay magkakasakit ng sabay-sabay at mamamatay. Iyon nga raw ang tinatawag nilang anihan ng kaluluwa. Baltasar, baka pwede mo kaming tulungan na mawakasan ang pambibiktima ng mangkukulam sa sityo natin. Kahit papaano, ay kaisa na kayo dito. Nalulungkot na pakikiusap pa ng kapitan habang nakahawak sa balikat ko. Opo, sige. Makakaasa kayo sa tulong ko. Sagot ko pa sa kanya. Pero ang totoo ay wala pa akong konkretong plano kung paano iyon gagawin. Pagkapasok ko ng bahay ay nakita kong naroon na si Arceli sa kusina. Nakapaghanda na ito ng maipangpapainit sa sikmura. Baltasar, anong plano mo? Tanong pa nito sa akin. Sa ngayon, hindi ko pa masyadong alam eh. Kailangan natin maghanda. Sugurin natin ang kuweba ng mga mangkukulam na iyon. Hindi pwedeng magpatuloy ang kanilang pambibiktima. Dahil kung hindi, mauubos ang mga bata rito. At pag naubos na ang mga bata, ay hindi malayong ang mga matatanda na ang isunod nila. Seryosong sagot ko pa sa kanya. Matapos makapag-almusal, ay inilabas ko na ang tinatago kong baril at binilang ang natitirang mga bala. Muli ko na ring hinasa ang aking mahabang itak, pati na ang bala raw na may bakal na patulis ang dulo. Si Arceli naman ay inilabas ang kanyang pana. Sa lumipas na mga buwan ay ginawa niya ng libangan ang paggawa ng maraming palaso para sa pana niya. Tatlo na rin ang kanyang pana para daw may reserba kung sakaling masira ang orihinal niyang ginagamit. Magsama-sama po tayong muli sa pagpapatuloy ng ating kwento sa Part 5. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.